it's really fire. What's that? Hello guys! Ang oras is 7:30. Today is Monday. It's Victoria Day. Well, actually, mainit yan guys. So, merong sunog dito sa building namin. So, merong kasing apat na building dito sa lugar namin. Isa, dalawa, tapos isa doon. Tapos yung amin dito. Sa bay, yung sa second floor, doon daw may naganap na sunog. Actually, natutulog na kami. Alas 7, tulog na ako. Biglang nag-alarm. Kala namin, ano lang, parang, alam mo yun, nagkamali lang. Minsan kasi ganun ako, kapag mausok yung niluluto ko, nag-aalarm talaga siya. Pinaliwala ako after 5 minutes, sabi ko, teka, sisilip nga ako sa bintana. Nakita ko yung mga tao, nasa balcony, na hawak yung mga cellphone. Kita mo talaga sila parang tarantang-taranta, na parang tumatawag sila ng 911. Tapos, may nagbi-video yun. Tapos sabi ko, ay, baba na tayo kasi meron akong narinig na sprinkle. Parang merong tubig na tumatagas. Siguro, nag-activate na yung sprinkle. So, yun. And yung mga bumbero is pakalat-kalat dito. Siguro, kiniklear nila. O yan. Isa yan. Marami yung bumbero. Apat yung dumating. So, yun. And alam nyo ba kung anong dadala ko, guys? Iniwan ko lahat, guys. Pwera itong passport. At iba, guys, kakaringyo ko lang. Hindi ko talaga nalimutan yung passport. Talaga, dinukot ko siya sa bag ko. Sabi ko, hindi ko iwan yung passport ko. Yan, nagchichika-chika sila dyan. Mukha namang okay. Hindi serious yung pagkakasunog siguro ng apartment. Hello guys! Welcome back to the vlog! So yan guys, happy Thursday! And very cool sa labas. Kaya naka long sleeves ako guys. And yan, nagluto ako ng stir-fried beef with broccoli. Kasi medyo malilate ako mamaya. And nagpaka ako ng lunch ko. Hindi ako guys papasok sa work. I'm going back to school. Charot, hindi guys. Attend ako ng two-day course. Kasi kuha ko ng first aid and CPR certificate. Alam niyo man guys na meron akong background ng as a PSW. And then, yun, nung nag-follow up ako sa healthcare aid directory, binigyan nila ako ng green signal na eligible naman daw ako mag-work dito sa Alberta. Kaya pwede daw ako mag-work. Ang ano naman ito is, nung nagtitingin-tingin ako sa Indeed, hindi pa naman ako guys nag-apply. Tumitingin lang ako. Kasi, syempre, kailangan bago ka sumabak sa isang ganyang sitwasyon or mag-apply ka, kailangan ready ka. So, mostly kasi mga pinopost ng mga ganyang healthcare aid position is hinahanapan ng first aid and CPR certificate. So, kaya yan guys ang aking gagawin for 2 days. O diba, para akong mag-work kasi mag-start siya ng 8:30 and then matatapos siya ng 4 o'clock. So, yon ang gagawin ko for 2 days. Pero later, kaya ako nagluto na kasi kanina, yun nga, inagahan ko gising ko kasi alam ko malalate ako. Gusto kasing mag-grocery later. Mabilis lang naman, siguro dadaan ako sa seafood kasi gusto ko ng isda naman at saka sa Walmart. Konti lang siguro ang bibilin ko kasi marami pa rin akong meat doon. And yeah, yun ang aking gagawin for today's video. So, yun guys. Hopefully, samahan nyo ako sa aking vlog. And I hope you stay tuned guys! So, yun guys. Tapos na yung ating first day na training. So, mix yung ginawa namin, first aid and CPR.
So, ganyan din yung ginawa namin o yung ginawa ko nung first time akong umattend ng certification. That was, I think, 9 years ago. Pareho lang ng tema, pero depende yun sa instructor. Which is, yung aming instructor is very cool kasi siya is well-experienced. Ang work niya is sa first responder. Ano siya, nagtatrabaho siya sa Canadian Red Cross. Tapos, yeah, yun sa ambulance, alam niyo yung siya yung nagre-respond kapag may tumawag ng 911. Yun ang work niya. Kaya more on experience and scenario yung mga ginagawa or isinishare niya sa amin, which is good. At syempre, yung knowledge. Masaya, hindi siya nakakaantok. So, yun. Kaya, kung naghahanap kayo ng first aid training dito sa Calgary, marerecommend ko sa inyo to. Alberta Health and Safety Training Institute. Dito to sa my northeast. So, yun guys. I'm done on my first day and then tomorrow again. So, hindi muna ako mag-grocery ng dalawang store kasi bala ko sa dapat dalawang store yung pupuntahan ko. Pero sa seafood muna ako pupunta kasi ayoko masyadong late ng uwi. And then tomorrow yung Walmart. So, medyo cold sa labas, guys. It's 20 degrees. So, ayan, guys. Dito tayo sa seafood. Hintay ng coffee. Instant coffee. Kasi minsan, tinatamad akong mag-french press ng coffee. Kaya, bibili ko ng instant coffee. Ito yung coffee bilhin. Coffee blanco. Sobrang dami chichiria, guys. Ito masarap to. Ito. Okay, ito tayo ng seed. Kailan expire na ito? 4? 7? July? Okay naman ito. So, hi guys! Good morning! Today is Friday. Ito yung last day ng kinukuha kong course para sa CPR and first aid. So, yun guys. Medyo sakto yung dating ko. 8:30. Kasi ganun naman ako talaga. Sakto lang dating. I mean, 1 minute. Yun. So, yun guys. Kahapon nga pala guys, hindi ako nakapag-haul after ko mag-grocery sa seafood. Ewan ko ba, feeling ko exhausted na exhausted ako kahapon. Hindi naman ako nagtrabaho, nakaupo lang ako. Alam mo yung may session lang, nakikinig. Dahil ko pa nagtrabaho kahapon. So yun guys, kaya mamaya mag-grocery ulit ako sa Walmart. Kasi wala pa akong mga gulay at saka tinapay. Kasi yung kinagrocery ko kahapon is mga meat lang. Malapit na ako guys. Mga less than a minute. Sana hindi ako antukin kasi medyo late ako natulog kahapon, 9 o'clock kasi naglaba ako. Yun, alam niyo na. Tapos kanina pagising ko naglaba ulit ako. Tapos maglilinis na lang ako ng apartment. So yun guys, papasok na ako sa loob after nito kasi sakto lang guys, 8:30 ang dating ko. Oh no! It's 8:26! Maga pa pala. So wala akong spot para sa parking. Kasi sabi kailangan to yung may symbol ng ano ko. Ano ba yan? Park ako kaya dito sa 1:30. Kasi meron silang designated parking. I'm not sure kung pwede ako dito. So pagpasok ko sa loob, tatanong ko. Medyo maaga pa naman. Kala ko sakto lang dating ko pero 27 na.
Natapos na yung ating second day. And yung instructor ngayon is iba. Yung mga Canadian instructor, iba't iba yung mga technique nila sa pagtuturo. Yung kahapon kasi, well experienced kasi, ayun nga sabi ko sa paramedic siya nagtatrabaho. And then, yung mga tinuturo niya is based, syempre sa kanyang knowledge, sa books, experience. Yung nagturo naman today is, hindi naman siya experience sa, kasi wala naman daw siyang experience na nabigyan ng CPR, yung ganyan-ganyan, kasi siya nga is a bus driver for 30 years. Tapos, 20 years daw siya nag-i-instructor sa ganyang training. So, yeah, magaling. Iba't iba yung technique ng mga Canadian turo nila. Yung kanilang technique, iba't iba. Puro, alam mo yan, puro chit-chat, pero syempre, about sa book din yun. Kumbaga, tina-translate nila through scenario, yung ganyan. And then, which is engaging sa mga estudyante. Kaya, maganda. So, yun guys, tapos na tayong kumuha ng 2-day course. Bali, yung certificate is i-email na lang daw. So, yun guys, didiretso na ako sa Walmart. Sana hindi traffic pag ganitong oras kasi alas 4 traffic. So, yun guys, samahan nyo ako sa Walmart. So, yun guys, nandito tayo sa Walmart. Bila ko ng sausage. Yung nakipanaman. Sausage. Tayo na lang. Price. Okay, I'll do it. Thank you for putting away the groceries. Just make sure the pizza isn't burnt, okay? Just make sure the cheese is melted. Okay, I'll check it. So, yun guys, nandito na ako sa apartment. Hindi ko na nag-haul kasi. Nag-shower ako. Lagkit na lagkit kasi ako. And yung aking braso is mag-ibang kulay. Tinyo, yung pinaglalagyan ko ng relo. Kung ewan mo kita sa camera, dito maitim. Tapos dito maputi. Oh, diba? So, yun guys. Kakain kami ng dinner. As usual, pizza. Huwag niyo itanong kung bakit. Kasi pizza lover kami. So, yeah. Dito kami nag-order. Kung gusto niyo i-try, try niyo. Yan ang tawagan niyo. Masarap siya, guys. Pakitakaw niyo ko. Oh, diba? Cheesy. Ang daming toppings. Pinapainit kasi sa oven, kaya yung kalahati nasa oven. Yan. Hello guys, good morning. Today is Saturday. Yan, ang oras is 10:30. Pumunta tayo sa mall guys. And first time kong pupunta doon. First time namin pupunta sa Chinook Mall. O diba? Look at that, Canada Goose, Burberry. So yan guys, nandito na kami sa CF Mall. So CF Mall, CF stands for Cadillac Fairview. Huh? That's a nice watch. When I win lotto, babe, I'm gonna buy you one. That's nice for you, babe. Look at that. Yeah, simple. Mag-gokongchang muna kami. Kasi nauukaw na kami.
And madami na calories na burn namin. Okay talaga ang sugar kasi ang tamis niya. Sarap guys mag-shopping kasi ang dami mong na-burn na calories. Plus, ang dami mong na-burn na pera. Bang! So yan guys, pauwi na kami. Medyo maingay dito. And mainit. Ang ganda ng weather guys. Ito narinig yung sound na background. Parang merong pukasyon yung mga Indian kasi may malakas na sound system doon. So yan guys, i-haul natin yung ating shinapping. Nakakapagod din maglakad sa mall guys kasi paikot-ikot ka talaga. Matagal na rin akong hindi nakapag-mall. So yan, i-haul na natin to. So yan, namili ako sa Sportchex and then sa Old Navy. And dito guys ako na budol sa Lululemon. Yeah, this is $52. Actually gusto ko talaga yung Uniqlo kasi mura siya. Eh wala pa palang Uniqlo doon, hindi pa sila magbubukas sa summer pa. So yan, wala naman ako dito. Ito lang yung sa akin. Tapos ito, sweater naka-sale siya parang $69 ata siya. Tapos to sa pamangkin ko. Sa mga pamangkin. Yan, pang baby. 0 to 3 months old. Tapos ito, dun sa pamangkin kong lalaki na 8 months. Hindi ko sure kung kasya to sa kanya. Yeah, sale to guys. Yung nabili kong yan. Tapos ito, mga t-shirt. Pare-pareho lang yung design ng t-shirt niya. V-neck. Pero iba't iba yung binili kong kulay. Yeah. Naka-sell siya, oh, di ba? Kasi marami akong lalaking kapatid. Tapos yung mga pamangkin ko pa. Tapos ito, doon sa mga bata. Yan. Isa-isa lang kasi para lang may masabing meron akong naibigay. Yan. So yan, yan pa, yung mga t-shirt. Ang cute nga eh. Ito pa yung para sa baby. Yan. It's a girl. Diba, iba't-iba kulay, pare-pareho lang ng design, pero yun ang presyo. Magkano nga yung t-shirt na limutan ko? Yung t-shirt is, $12. Naka-sale siya. Dati siyang $14.99. So, yan. Tapos, eto. Meron din dito. As the guys, Stampeders, medyo mahal to. This is $79. So this is a football team. Tapos itong jersey. Ito mas mahal. Ito pinakamahal. It's more expensive. This is $124.99. Ano rin to? Football team. Tapos, syempre, para sa mga ladies, yan, leave-on conditioner, and then, ito, Brazilian bam-bam cream. Meron akong ganito, mabango to guys. Yan, hindi ko alam kung magkano price yung itong bam-bam. Meron ito sa Costco, nakita ko. So, yung bam-bam cream is $29. And ito is 39. So, yan guys. Ayun yun ang ating na-shopping for today. So, tatapusin ko na rin yung vlog ko kasi medyo mahaba na. So, sana nag-enjoy kayo and I hope you like and subscribe. And I hope to see you soon on my next video. And yeah guys, take care and have a good week ahead. Bye!